Isang malaking pagsisiwalat ang naganap ngayong araw matapos tumestigo ang Australian government laban kay Pangulong Putin Jr. Ayon sa mga ulat, nagsalita ang mga opisyal ng Australian hinggil sa mga demonoy katiwalian at anomalya sa pamahalaan ni PBM. Ito ay nagdulot ng malaking iskandalo na umalingaw-ngaw hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa international na komunidad. Sa kabilang banda, hindi rin pinalampas ng ilang mga lokal na opisyal ang pagkakataong pagbatikos ng Pangulo. Kabilang dito si Vice Presidente Inday Sara Duterte at Senadora Ivy Marcos. Sa isang matapang na pahayag, binatikos ni VP Sara ang mga hakbang ng administrasyon ni Kuting na ani niya'y nagdudulot lamang ng mas malalim na krisis sa ekonomiya at politika ng bansa. Sinangayunan ito ni Senator Amy na nagsabing kinakailangan ng agarang aksyon upang mapigilan ang pagdala ng sitwasyon. Patuloy nating subaybayan ang mga kaganapang ito at magbibigay ng pinakabagong update sa mga susunod na araw. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutukpo sa mga bago at nagbabagong balita dito sa Bang Pinas. Ni Senator Go sa gikan sa masa para sa masa. Nako, ito lang, kamakailan lang, masayang nagkita, matalik na magkaibigan si President Duterte at saka si former Speaker Sonny Belmonte. Nagkasabay sila sa 11th Congress, so may pinagsamahan. Panoorin muna natin itong short video na ito, then magbigay ako ng reaction. Magandang gabi po mga kababayan. Kasama ko po ngayon ang magkaklase, dalawang legend po ito. Magkaklase sa 11th Congress, ang si Uncle Sonny Belmonte, former speaker 2001. At naging speaker po ng 2010 at 2016. Of course, si Tatay Digong, kaklase sila sa 11th Congress bilang kongresista at naging mayor. Halos magkasabay rin po sila, naging three-term mayor at naging presidente naman po si Tatay Digong. Unahin ko lang po, nandito si Uncle Sonny Belmonte, Speaker Sonny Belmonte. Magandang gabi po sa inyo. Ano, talagang, this is a terrific coincidence that I'm very happy about. Isipin nyo, nalaman ko from Senator Bongo na nandito si Presidente PRRD, you know? And actually, outside of being president and being a government official, we have been friends since we were congressmen together. Kaya matagal na kami magkaibigan. And I'm so happy that ito, I see President Duterte, naging presidente, pero walang pagbabago, ganun pa rin siya. A very humble person na pagka kinakausap po, sarap ng usapan din yung pareho. No? And I'm very happy for this opportunity. Butit nakita kami. At actually, in the back of my mind, I was really planning to pay a visit to Davao at satsatan lang. Oh, pero look at this opportunity na ibigay sa akin. Oh, dahil sa nagtawagan na kami ni Senator Bongo, eto, dito kami tatlo ngayon, pagkakasama rito sa kainan, kumain kami. So, I'm really very grateful. At saka si President Duterte really is a person I admire. Walang yabang ito, walang yabang, di prinsipyo, and ganun pa rin siya hanggang ngayon. And it's a great honor na magkasama-sama kami ngayong gabi. Actually, gusto ko talaga magdaan sa Davao at pagpagsatsatan na sa kanya. Pero here's this big chance. So, kaya ipopostpone ko lang muna in Davao, pero I'll definitely go there also. Kaya thank you, Mr. President. Thank you for being here with you and exchanging views with you. At marami rin salamat sa kay Bongo. Ito, kung tawagin namin ito, eh, nephew. Why? Dahil sa amisis ko, si Betty Go Belmonte. Go rin. Kaya
Salamat, Uncle. Ito naman po si Tatay Digong. Kaklase po sila. Mga kababayan ko, I am really honored to be with the speaker, Speaker Belmonte. Speaker man ang tawag ko sa kanya. Talagang speaker siya. To be with him, to break bread, including my wife here. And for the longest time, we have not seen each other. So I consider this a very moment, enjoyable moment in our lives. You know, life is getting to be shorter for us. Kaming matatanda na. But whatever little time left for us dito sa buhay at nakikita kami, we always reminiscence and remember the days during the Congress and during the time when we were out of the country. Nagpapasyal kami, including everything sa Middle East. Kaya lang, what struck me at that time was, pauwi na kami, nag-peel off siya. And he said, I'm not going with you because, sabi niya, pupunta ako ng Luxor. Sabi ko, mag-isa ko lang, sir. Sabi ko, is it not a dangerous thing to do? Sabi ko, adventurous talaga ito si Speaker Belmonte. Kaya marami siyang experience. Pero I admire him and I consider him one of my closest friends. Salamat po. Nakakatawa po ang magkaklase sa 11th Congress noong 1998. Naging speaker po si Uncle Sunny Belmonte at bumalik po muli as speaker. At si Tatay Digong naman po naging mayor at naging presidente. Pareho silang three-term mayor ng kanilang mga syudad, no? Quezon City si Speaker Belmonte at Davao City naman po si Mayor Rodrigo Duterte. Naging pangulo. Ngayon nagkita sila muli. Mga magkaklase, dalawang legends po ito sa Pilipinas. Ang ating Tatay Digong at Uncle Sunny Belmonte. Salamat po. Okay, so yun no. Wala naman silang binanggit tungkol sa politika. Kaya lang, sa tingin ko, nag-uusap ng mga yan. Naghahanda na sila para sa 2025 midterm elections. Napaka-importanting election itong 2025. Kasi kung sino ang lamang, sabihin, yung makakuha ng maraming senador, congressman, local officials, eh malaking epekto nito sa 2028 presidential election. So maganda yan, former speaker and former president, katapat, incumbent president and incumbent speaker. Sa napapansin ko lang, yung galaw ng Speaker of the House natin ngayon, talagang all points out na naghahanda siya para sa 2028. Ang kanyang mga paghanda, makikita mo yan, yung bagong Pilipinas service caravan. Nako, umiikot sila. Ang pondo nito, billions of pesos din, umiikot, nagbibigay ng mga ayuda. Pinakalates yung tawi-tawi. Nako, maganda yun. Nabisita ang tawi-tawi. Kaya lang, mind-blowing yung more than halos 100 congressmen ang nagbisita doon at nagbigay ng ayuda, card. Ano yung card? Cash assistance and rice distribution. Okay? So, ayan, sa ano pa, yung sa DSWD, ang daming mga ayuda ngayon yan na naka-insert. Kasi ang laki yung unprogrammed funds. Itong 2024 budget natin, halos, revelation ni Attorney Vic Rodriguez, halos 800 billion pesos.
ang presidential pork barrel funds, yun ang tawag ni Atty. Vic, na only the president can release those funds, 800 billion. At ako, nakikita ko, yan, okay naman, nakakatulong. Kasi yung nabibigyan ng pera o bigas, mga mahirap, kailang, ang masama nito is yung may political color na paghahanda. Tingin ko lang ito, paghahanda sa 2025. Okay. Pinaka-latest na nabasa ko, ano, kahapon nata, ang speaker nagbisita sa isang housing project ng gobyerno, yung pambansang pabahay program ng gobyerno, na target nila 1 million houses per year. Sa San Mateo Rizal, nagbisita ang speaker. So, talagang napakasipag talaga ang ating speaker na housing, ayuda, bigas, lahat nandyan. Very, very active. Very, yung presence niya, kitang-kita eh. So, nabasa ko, pwede daw mag-allocate, they can say 10 billion pesos para subsidy sa housing program. Kasi maraming nahihirapan sa housing program ng administrasyon. Hindi naman libre yung housing program. I think 4,000 monthly ang hulog buwan-buwan. Eh yung mga nabibigyan ng pabahay na yun, mga tricycle drivers, nagtitinda sa palengke, may nabasa akong article na no, yung isang matanda na nagtitinda lang sa palengke, hirap na hirap sa paghulog ng 4,000 pesos a month yung hulog niya sa pabahay program. So ito, pwede daw, sabi ng Speaker of the House, na may mahanap na pundo na 10 billion pesos para itulong subsidy yung paghuhulog, yung monthly installment. So, wow naman. Sige, maganda yan. Nakakatulong. Kaya lang, sana huwag gawing pamumuliti ka lang. Yung sincere sana tulong ba? Anyway, balik tayo sa sana may napag-usapang maganda para pagtutulungan ni PRRD at ni Speaker, dating Speaker, Sane.
Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.